Kung maaargi lang ay ayaw na niyang umuwi, sana ay tumigil ang kamay ng relo upang matagal niyang makasama si Sid. Lumalalim na ang gabi. Nakadaan na sila sa hotel para mag-dinner at nagkatuwaan pa sila na mag-ballroom. Sa wakas ay inihatid na talaga siya. Pahalukip-tip na isinandal ni Sid ang sarili sa kotse paharap kay Sandria na akamang magbubukas ng ring. Gusto mong pumasok para mag-coffee? Nanonood si Sid. Hindi na, baka may ilagay ka na naman. Gumuhit ang guilt sa mga mata niya. Ganun ba ako kasama sa tingin mo? Medyo nag-isip ito. Pagkatapos ay nagkibit balikat. Sumimangot siya. Natatawang nilapitan siya nito. Hey, nagbibiro lang ako. Masuyo siyang hinawakan sa baba. Pumasok ka na sa loob. Sa ibang araw na lang ako magkakape. Saka idinikit ang noo sa Nonia. Bueno, good night. Night, anito. Dreams of this. He claimed her lips in a chaste kiss. Binitiwan siya nito bago ang mainit na pagganti. Hinintay lang ni Sandria na mag-start ang kotse ni Jake. Bago siya nagdesisyon na pumasok sa loob. Tila nangangarap na isinandal niya ang sarili sa nakapipilid pa lamang na pinto. Hi! A sound of love. Kuminto ni Bernard na nakaupo sa pang-isang sopa paharap sa may bintana. Kita ang kabuuan sa labas. Namutlang napatingin siya sa mukha ni Bernard. Boyfriend mo na ba siya? Bago pa makuha ni Sandria ang magsalita, ang kaseryosohang nakita niya sa mukha ng kaibigan ay ngayon lamang niya na sila yun. Kaya medyo kinabasahan siya. Pero nang palitan, nito ng medyo malambot na expression ay nagkaroon siya ng lakas ng loob ng pag-amin. Sana hindi mo pagsisihan ang naging desisyon mo. Nasa ustang edad na tayo. Parang siguro para pawala na kita. Sandria, you have your own life. Nakakalungkot lang isipin na pagkatapos ng 23 taon ay hindi na akong tatakbuhan mo. Nariyan na si Sig. Nababakasan ng lungkot ang gwapong mukha nito. Huwag kang malungkot, Bernard. Nariyan man si Sig. Hindi niya mapapabilis sa puso ko si Bernard Javier. You are my best friend, remember? Walang sino man ang makakasira sa pundasyong itinatag natin. Kung magkakaroon man kayo ng problema ni Sig, papipiliin ako between you and him. I better choose the Edgar Allan Poe of my life. Malapit na siyang maiyak. I love you, friend. Nasiyahan si Bernard sa narinig. And I love you too. Tumayo upang siya ay yakapin, drop a kiss on her temple. Hey, saan ba tayo pupunta? Ang sabi niya kay Sig habang hilas siya sa kamay. Kanina mo pa sinasabi sa akin na may sorpresa ka. Pero hanggayon hindi mo pa sinasabi kung ano. Tumapat sila sa isang laundry center. Malalaman mo kapag pumasok na tayo sa loob. Naguguluhang sumunod siya para lamang mamanghasa na kita. Tatlong kahuna-punan ng liquid soap ang nakalagay sa estante na may pangalan niya. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya sa binata. May gift. Sumimangot siya. Ayaw mo? Gusto ko. Payak niyang sagot. Saka nakangiting sinalubong nasa counter. Magkano? Inilabas niya ang kanyang pitaka. Sabay pigil ng paghinga. Hiniling na sana ay magkasya ang kanyang pera. Nakangiting umiling ito. Walang bayad iyan, ma'am. Regalo iyan ni Mrs. Bautista. Kay Sir C. Dahil sa regular customer niya dito. Really? Lingon niya ang nobi. Thank you. May bayad iyan. Magtatanong sana si Bult ilahad nito ang dalawang kamay. Yumakap siya dito habang ang mga tauhan ng laundry center ay kinikilig sa nasaksihan. Ang magkasintahan ay larawan ng perpektong parehong-parehong may hitsurang may pagmamalaki at puno ng pag-ibig. Tard, tanong ni Bernard sa kanya habang iniaabot sa kanya ang bukas na mineral water. Naupo siya sa narong silya. Yeah, I feel exhausted today. Napakahaba ng mga dialogue ko. Nagsimula na ang klasiko at wala kagabi ang karelyebo kong singer. Nagtanan daw. Saka tinungga ang laman ng bote. Kinuha nito ang shades niya sa mga mata. Nagsimula siyang magprotesta. Bernard, give it to me. Mukha akong zombie sa dark circle eye kong ito. Inagaw niya dito ang shades at ibinalik sa mga mata. At muling inagaw naman ni Bernard at sinilid sa bulsa. Bernard, hinila siya patayo. Take a nap, Sandria. Utos nito na hindi siya binigyan ng pagkakataong tumutol na igiya siya patungo sa opisina. Huwag mong intindihin ang next rehearsal. Ako ang bahala. Intindihin mo ang iyong sarili. Isingin kita kapag natapos na kami. Binuksan ang pinto at inalalayan siya sa paghiga sa naroong sapa. Pagsayad pa lamang ng kanyang likuran ay wala siyang namalayan. Nakatulog siya ng matagal.
Padilim na nang siya ay magising. Nagulat pa siya ng mabungaran ang nakatunghay sa kanya si Sik. Saka lamang niya naramdaman ang mabining paghaplos ng likod ng palad ng nobe sa kanyang pisngi. "What is it?" A bedroom voice came out on her lips. "I've been watching you for almost 2 hours, pero hanggang ngayon naaaliw pa rin akong pagmasdan. Why you look innocent and seductive?" Ngumiti siya. "Ganun ba ako sa paningin mo?" Tinimpi ni Sik ang nararamdaman. Napaungol ito. "Don't tease me, my dear. Hindi mo magugustuhan ang iniisip kong gawin sa'yo. Mamaya lang ay papasok na si Bernard and I really hate the quickie. Kung makikipagtalik ako sa'yo ay sisiguruhin kong sasamang damag, yung walang pagmamadali." Bago siya makapag-react ay tumayo na ito. Ganun din siya. Sinuklay niya ang magulong buhok nang may makapal na nakaipit sa gilid ng tenga. Isang puting rosebud. Magulo ang sumunod na eksena sa teatro. Nagsalimbayan ang mga aktor sa paglabas ng entablado nang ihudyad ni Bernard ang pagbubukas ng kortina. Bawat isa ay may dialogo. Tila nagpapaligsahan sa pagbiskas. Ang tema ng palabas ay nagpapahiwatig kung gaano kagulo ang mundo. Kung ano nga bang lagay ng tao sa pakikipagsapalaran. Maraming hinaing, maraming sinisisi sa bawat pagkalukmuk. Maraming gustong tumakas sa mga suliranin at nais ng linasanin ang magulong buhay. Ang pagkamatay ay isang karuwagan. Isinasaad sa kwento na hindi dapat patalo ang mga nilalang makapamutsang hamon ng mundo. Dahil sa pagiging mangmang ng tao, sa tunay na layunin sa buhay, maraming katanungan ang nagbigay ng iisang kasagutan, pag-ibig. Narito ang tao dahil sa pag-ibig, ang nagbigay buhay sa bawat isa. "Isa ang pag-ibig, Lena," tanong ng bidang lalaki kay Sandria bilang pinal na pagtatapos. Saka isinunod ang mahigpit na yakap na siguradong pagseselosan ng yobing si Sik. Sumara ang ilaw. Sa muling pagbubukas ay isa-isang yumukod ang lahat. Matandang gawin ng mga aktor sa tuwing magtatapos ang palabas. Higit pa sa inaasahan ni Bernard ang natanggap na papuri mula sa inimbitahang kritiko. Pre-play pa lang, kinabukasan pa ang tunay na play. Sold out ang lahat ng ticket. Ang reaksyon na lamang ng mga manonood ang kanyang aantabayanan para makompleto na ang tagumpay. At masasabing isa sa nga sa mga na-achieve niya bilang director, si BJ. Pagpasok ni Sandria sa backstage, iba na ang sumalubok sa kanya. Si Sik, hawak nito ang isang bukos ng puting rosas. Nakangiting tinanggap niya iyon ang ibigay sa kanya. Sabay taas ni Sik sa mga kamay na puro tusok ng maliliit na bagay. Inspeksyon ito ni Sandria. Napala ko sa pagnanakaw sa hardin ni Mami. Kawawa ka naman. Hindi si aware ng mga matang nagsisimulang usyoso sa kanila. Medyo na disappoint si Sik sa narinig. Yun lang ba ang maririnig ko? Wala bang? Thank you, agap niya. Hinawakan siya sa magkabilang balikat. May bayad iyan. Bulong nito alam ni Sandria na may panunodyo sa tuno. Tumingala siya rito. Hindi nga siya nagkamali. Ang isang aktor sa hindi na kontento sa simpleng pagmamasid sa isang sulok. Samantalang ang magkasintahan ay wala yatang nakikita kundi ang isa't isa. Sik twisted his lip at muling bumulong. One kiss is enough. Nakaabot iyon sa pandilig ng isang aktres kaya't nagulat ang lahat sa matinis na pagtili. May ilang maagap na nagtakip ng tenga. Dahang-dahang bumaba ang mukha ni Sik sa mukha niya. She felt his hot breath falling her face. Nalaki ang mga mata ng lahat nang angkin ni Sik ang mga labi niya.